Welcome sa Agapornis Breeder. Pupunta tayo ngayon sa Makabebe, Pampanga upang bisitahin at interviewin si Sir Juju Lumanog Nabong about sa DNA para sa mga ibon. Malalaman din natin sa kanya if meron pa bang ibang benefits ang DNA sa ating mag-iibon maliban sa pag-identify ng kasarian ng ating mga alagang ibon. Malalaman din natin paano makakatulong ang DNA sa mga issues na kinahaharap ngayon ng mga bird breeders tungkol sa mga tinatawag nilang kargador. Kargador ay yung mga breeder di umano na nagdadagdag ng lahi o mutation sa mga ibon nila. Halimbawa, sasabihin nila na ang kanilang binibentang ibon ay green split op, meaning anak daw siya ng opa. Siyempre, ikaw naman na buyer ay magtitiwala ka sa seller kahit hindi naman visually makikita sa ibon yung split opa. At yun na nga ay nabreed mo na yung ibon at after ilang clutch, any isa walang lumabas na opa sa mga hinakay. Doon papasok yung pagdudulan ni buyer. At para masolve yung issue, pwede natin gamitin ang DNA. Yun ang ating alamin kay Sir Juju kung paano ang gagawin kapag nagdududa tayo sa na-acquire nating ibon. Tara at ako'y samahan sa aking biyahe.
Good morning, sir. From Agapornis Breeder kami, sir, and I'm Ron Mariano. Paano kayo napasok sa bird industry at ilang years na po kayo? Napasok ako sa bird industry, sir, around 2016. So 2020 na ngayon. 4 years na, sir. Four years na. Accidentally, hindi naman din ako nabigla kung dahil napasok ako dito kasi bata pa lang ako, I'm into breeding na. So, nakagis na ko yun sa parents ko, sa father ko. So, we are in farming. Tapos, nung napasok ako sa mga aso, then, eto ngayon, nung napasok ako sa ibon, interesting daw kasi challenging. Ako kasi yung optimistic na pag sinabi nila na mahirap, tingnan natin kung mahirap talaga. So, ang nangyari, sabi nila, mahirap, sige, subukan ko. Then, bumili ako ng ibon. Wala akong knowledge about sa ibon. Pero, yung unang binili ko na ibon, ay worth 100,000. Wow, laki. Worth 100,000. Pero yung worth 100,000 yun, wala nangyari. So, ngayon, naisip ko kung titigil ako dito, mas lalong matatalo. So, nag-try uli ako. Pagka-try, yun, dire-diretso. So, bali, nakita ko rin sir sa FB na isa kayo sa mga nagdi-DNA dito sa Pampanga. So, kaya nagpunta rin po kami dito para interview ko kayo about sa DNA. So, paano sir kayo napasok naman sa pagdi-DNA ng mga ibon? Yun. Napasok kami sa pagdi-DNA. Siyempre, meron tayong mga kailangan malaman na gender. Mm-hmm. So, kukontakin namin si Rosebel Ang. Tapos, si Rosebel Ang, meron siyang tao dito, si Vince Injury. Then, eventually, nung nagpapa-DNA kami, kailangan nilang magdagdag ng tao. Kailangan nila na magdagdag ng magdi-DNA. Pero, hindi ganun kadali kasi yung pagdi-DNA. So, mag-i-spend ka talaga ng time, effort, tapos knowledge. Dapat knowledgeable ka na sa birds. Baka makapag-DNA. Kasi, kailangan mong malaman yung ID ng mga ibon, kung pwede na ba ito talagang i-DNA. So, yun yung mga i-ano mo, i-consider mo. Then, nag-uusap kami ni Roosevelt. Then, nag-DNA na ako. Kaya ngayon, ang hawak ko na dini-DNA, Pampanga, Bulacan, sometimes Manila. Meron din kaming Nueva Ecija. So malawak na rin po pala yung hawak niyong mga probinsya, mga karatig lalawigan na. Sa... Oo, malawak na rin. Kasi, kanya-kanyang hiyang kung kanino sila magpapa-DNA. So ano-anong klaseng DNA services sir ang pwedeng i-avail ng mga nag-aalaga ng mga lovebirds at kahit mga anong klaseng ibon? Yan. Yung DNA, lahat ng ibon, pera ostrich, siguro. Malaki yan. Yung mga, halimbawa, yung mga lovebirds, yung mga medium bird like ringneck, San Cunyol, tapos yung mga, meron na rin nagpapadini sa amin na bramilicite, then yung mga lunate parrot, myna, yun. Meron tatlong klase ng DNA. So, yung very popular sa atin, yung kaya para nagpapa-DNA ang isang tao para malaman yung gender. Gender. So, yung isa naman para dun sa mga big bird. Dinidetect nito yung sakit naman. Meron kasi yung big bird na nagkakaroon ng sakit yung naglalagas yung ano, yung feathers nila. Feathers nila. So, dun sa DNA na yun malalaman kung positive or negative. Mm. Pero yung DNA na yun, kapag sinend namin siya sa Taiwan, hindi na nila isa-send back sa atin. Isa-send back na nila dun sa mismong kliyente kasi very confidential. Parang sa tao rin, no, sir? Tama. Confidential. Tapos yung pangatlong DNA, dito na pumapasok yung DNA na yung sa karga. Halimbawa, meron akong ibon, binili mo sa akin. Meron kang ibon na yung binili mo sa akin na ibon, kung duda ka, kung mag-ama sila, pwede natin silang ipa-DNA. Oh. Malalaman nila kung mag-ama talaga sila. Kung bang ako, legit ba talaga ako na breeder? O baka naman
hinugot ko lang yun kung saan nest box, tapos binigay ko sa'yo, dineclare ko. So, maiwasan natin dito yung kargahan. Bali yung ano, no, sir, yung kung sino yung parents niya, no, kung siya ba talaga yung ama, yung ina, gano'n, no, sir? Tama, parang teleserye. Oo, parang teleserye. Malalaman natin kung sino yung parents nun. Legit niyang parents, no, sir? Ano naman, sir, yung maipapayo nyo sa mga gustong pumasok sa bird industry at gustong mag-start mag-alaga ng ibon? Yeah. May papayo namin dun sa mga gustong pumasok. Oo. Sa mga gustong pumasok muna. Kung papasok kayo, siguraduhin nyo muna na desidido kayong pumasok. At the same time, bago kayo pumasok, hindi yung papasok kayo dahil nasabi lang na ganito, maganda yan. Hindi. Papasok ka kasi gusto mo talaga. Papasok ka kasi meron ka ng knowledge about doon. So, kahit basic knowledge dun sa pinapasokan nila, lalo na sa birds. Kasi medyo masalimuot yung bird kapag lalo na into breeding. Yan. Lala, hindi sila katulad nung mga ibang hayop na pwede mo silang imate ng pwersahan. Pero sa kanila, by nature, na kailangan ng natural process kapag mag-ano sila. Then, huwag silang mag-invest ng ganung kalaki. As of today, kasi alam naman natin yung sitwasyon ngayon. So, doon ka lang muna sa mag-e-enjoy ka. Yun yung payo ko. Then, kapag pumasok ka, merong downfall yan. Kapag tinamaan ka ng downfall yan, huwag mong isisi sa iba. Huwag mong isisi sa iba kasi doon yung sinasabi ko na kailangan desidido ka. Wala ang ibang sisisihin kundi yung sarili mo kapag bumagsak ka sa pag-iibon. Pero pag umangat naman na hindi ka sumabay, sisisihin mo rin yung sarili kasalanan mo. Kasalanan mo rin yun kapag hindi ka sumabay kasi nakikita mo nang umaangat eh. Oo. Yeah, pero ano, be vigilant. Ma-obserbahan mo yung sitwasyon. O dapat advance ka rin mag-isip na merong downfall to. So, ano yung magiging fallback mo kung mangyari yun? So, sa mga datihan naman na nagbi-breed na, o baga, nasa track na ng pag-iibon, enjoy lang. Huwag lang tayong pa-apekto dun sa nangyayari ngayon. Baga, kung ano yung meron ka, i-breed mo. Enjoyin mo yung pagbibreed. Then, ang isa pa dito, yung be legit. Huwag mo nga haluan ng kalokohan. Kasi kapag hinaluan mo ng kalokohan, alam natin na walang tumatagal. Kapag hinahaluan ng kalokohan. Kaya kung gusto nating tumagal dito, honest lang tayo. Honest lang tayo sa mga nakakausap natin, sa mga customer natin. So, tatanong ko sir ha, kung okay lang tanong sa'yo sir. Kasi, ibig sabihin, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, hawak mo na. So, ibig sabihin, marami ka ng kliyente, sir. Tatanong ko lang, sir, kung malaki ba yung kita sa pag-DNA? Magandang tanong yan. Oh. Actually, yung kita dito, halos nauuwi lang din sa transportation. Halos wala rin kaming na kinikita na malaki. Baka iniisip nila, kapag nagpunta kami sa isang kliyente namin, malaki yung makukuha namin pera. Hindi. Halos napupunta lang din siya sa shipment. Kasi pinadadala namin sila sa Taiwan. So, mauwi lang din siya sa shipment. Then sa gasolina, sa expenses. Siyempre, meron din kaming maintenance. Kaya, hindi ganun kalaki. Pero, meron din nagsasabi sa akin, bakit pinagtsatsagaan ko yung pagdi-DNA? Yung pagdi-DNA kasi, katulad ng breeding, kung wala kang passion, hindi ka tatagal. Kasi sa layo, tapos ganito lang yung makukuha mo. Pero, ang habol ko doon, gaya nung sinasabi ko sa lahat, gusto ko kasi nakipagkwentuhan sa tao. Gusto ko nalalaman yung, ano yung insight nila doon sa, lalo na sa pare-pareho tayong nag-iibon. So, ano yung nararamdaman nila, ano yung kanilang mga hinaing, kung meron akong maitutulong sa kanila into breeding, pwede kong i-share sa kanila. Kung meron din naman silang bagong nalaman na by experience nila ay nagbe-benefit sila, pwede rin namin yung makuha. Kaya tuloy-tuloy lang yung DNA. So yun lang sir. Maraming salamat sir sa pag-accept nyo sa amin dito sa Makabebe Pampanga.
And sa mga viewers po natin, may natutunan po tayo about sa pagdi-DNA, kung ano yung issue na pwede palang masolve doon. Kasi ngayon alam naman natin na sa pag-iibon, so marami po yung, kumbaga yung issue. Halimbawa, binili daw niyang isang buyer yung ibon niya, naka-declare green split OPA, pero after 2 years, kahit isang OPA, walang nilabas. So kung may duda si buyer, pwede niyang hikayatin si seller na pa-DNA nila yung mismong binenta niyang ibon tsaka yung sinasabi niyang parents, and then yung DNA na magsasabi kung talagang related yung ibon na pinakita niya. So maraming salamat sa panonood, and please subscribe and like and share our videos. Maraming salamat, sir. Thank you.